Alisa Mula. No? Yung meeting ko with Architect Peter, yes, move mo for tomorrow. Bukas din po? Puno na po yung schedule niya, Lord. So ako ang mag-a-adjust. Ako po dito si Jill. Ako po yung executive assistant ni Lolo Hugo. And malayong apo niya rin po ako. Hughes Asarcon. Aray ko! Naibit yung daliri ko ba itong? Parang mapuputol. Ako dito si Kuya Tino. Hindi lang basta hardinero. Hardinerong may manasakit kay Lolo. Babu Papurada. Morning, Miss Jill. There is nothing good sa umaga na to. Bakit, ma'am? Sinira na naman po ba nung hali na yung araw nyo? Ako si Gemma dito. Isa ako sa pinagkakatiwalaan sa loob ng mansyon ni Lolo Hugo. Kasi muno sa mga chismisan sa loob ng mansyon. Fia Antonio. Hindi talaga gusto ni Sir ng gulay. Ang tagal ko na siyang pinagluluto. Alam ko yun. Kaya ayaw niya yung lasa ng gulay. Ako po dito si Chops Reyna sa kusina as she claims it to be. At syempre, isa po sa mga marites sa mansyon. Pinaghandaan mula sa kwento. This is my first project with Katniel. Ang taas na ng expectation. It's also refreshing to work with young thinking actors. Alam namin, narinig namin yung gusto nila. They are hands-on artists. Siyempre, number one challenge, nasa pandemic tayo. So, yung mga limitation na kailangan i-adjust. Importante na yung team, dapat positive din, very positive output. Hanggang sa pagbuo ng mga eksena. Marami talagang challenges ngayong pandemic, yung mag-shoot ng teleserye. Ito, it's a series of lock-ins. You know, you get locked in together for several months, several times. Kailangan talagang prepared ka kasi ang dami ninyong sinushoot at the same time. You have to come prepared. So, not just me as a director, all departments and even the actors, kailangan they do their homework. Na-empower tuloy yung mga tao. And napaprofessionalize lalo. Ang masaya sa lock-in kasi tuloy-tuloy ang taping. Yung momentum hindi nawawala. Mga co-actors mo, mas nagiging close din kayo. Mas nagiging natural din pagdating sa camera. Nasa zone ka talaga kasi nga walang uwian. So, mabilis pumunta dun sa character. And of course, safer din para sa lahat. It's not the first time na nagkasama kami ni Derek May. So, na-excite na kami nung pumayag at talagang gagabayan ka rin. And si Kuya Paco, parang nakita niya ako lumaki noon bago siya maging director with AD pa siya. Wala na kaming mahihiling pa na best na mga kasama for this project. Napaka mga mabait, masarap katrabaho. You feel like it's a collaboration. Kinukwentuhan ka nila bago kayo mag-eksena or bago kayo sumaba. Very open sila sa mga suggestions and at the same time, nililinaw nila kung ano yung gusto nilang mangyari sa characters. Laging masaya, magaang katrabaho, and it's always a happy set. This is the first Filipino series na unang mapapanood sa Netflix ngayong May 13, May 14 sa iWatTFC, at May 16 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A to Z, at TV5. Sa panahon natin, sa dami natin pinagdadaanan ngayon, Diyos ko, ang sarap din na mapangiti ng ilang minuto. Maganda siyang breaker sa lahat na pagmanood sila kahit papano, mapapagaan yung loob nila. It's going to make you feel kilig, it's going to make you laugh, and then natutuwa ka. But it also highlights values, love for family, love for friends. The value of family, friends, and relationships. And then you can show that value by being honest and truthful to them. The message also of our program is people deserve second chances. No matter yung pinagdaanan natin, you still have to have faith in love. You have to have faith in God. There are kind people in this world. There's love in this world. So yun yung gusto ko makuha ng audience. Proud na proud kami sa mga kasama namin dito. So, kailangan nilang mapanood. Hello po, mga kapamilya. Excited na po kami na muling makasama kayo sa Too Good to Be True. Too Good to Be True. Good to be true.
crew and cast ng Too Good To Be True. Ni-review ko yung synopsis at yung trailer nakita natin. Masasabi mo na great teleserye talaga at bagay na bagay sa mga cast, ang role, especially Danielle and Catherine. What a comeback talaga. And my question is for my favorite direct May. Hello, Coco direct Martini. Hi again. Hi, direct May. Remember, Love or Money? Yes, I remember you. I remember you. Mukhang may past. Yeah. Coco Martini, go ahead. What's your question? Yes, my question is for direct. Sa super dami niyo na nagawa na magagandang films and series, meron pa po bang dream na hindi mo pa naabot bilang isang director na masasabi mong too good to be true kung mangyayari ito? Super duper duper dami pa. Parang I think I'm not even halfway sa gusto kong magawa. Ang dami-dami pa. Actually, I don't know where to start. So parang ito sa where I am right now, I'm not even there yet. Ang dami pa. So, hindi ko na alam, alinuunahin ko dun eh, pero marami pa. Super. Okay. Thank you, Coco Martini, all the way from Toronto, Canada. Maraming salamat. And also joining us via Zoom, my friend DJ Manotok, all the way from ABS-CBN North America. Hi, DJ. Good morning, Jan. Good morning, MJ. Yes, Team Puya present. Good morning sa lahat ng cast and directors ng Too Good To Be True. Ang ganda ng kwento. I read the whole thing as well. Galing ng trailer. Pero ang tanong ko para kay DJ and kay Kat, no, medyo tindig balahibo to see the number 2 sa title kasi 2 days ago, nag-2-year anniversary po tayo ng shutdown and yet, nandito pa rin tayo. Too Good To Be True. So in line with that, I just wanted to ask you both, no, ano masasabi niyong message niyo sa fans niyo about their loyalty and patience for your comeback and your loyalty and patience for this comeback of ABS-CBN na ngayon na sa Netflix pa ngayon yun. Hi! Sana di ko pa antok dyan. Thank you for that beautiful question. So many happened the past years, but then here we are still creating and trying to bring smiles sa mga faces ng mga tao, especially sa mga Filipinos, kahit dyan sa abroad. So, siguro nagpapasalamat lang kami unang-una sa kumpanya kasi sa lahat ng pinagdaanan nila, sumusugal pa rin sila sa amin. Alam namin na hindi naman biro mag-produce ngayon given the situation, parang double the expenses kasi ang daming tests, ang daming rules to follow the safety protocols, but here we are, they made it possible. So to all our bosses, grabe yung pasasalamat namin dahil pinagkatiwala nila yung ganitong kalaking project sa amin. And second, siguro, I want to thank the fans for standing by our side dahil kahit ang dami nangyari, nandiyan sila, they patiently waited para mabigyan sila ng ganitong proyekto. So, hindi lang sila sa amin tumindig din sila sa kumpanya, lalo nung pinakakailangan sila. So, nakaka-proud yan sa mga supporters namin and walang sawa kami magpapasalamat because they really are the best. So, they deserve nothing but the best. So, hopefully, through this show, mapakita namin yung pasasalamat namin. It's like our 10th year gift for everyone. So, yun. Thank you. Well said, Kat. You wanna add something, DJ? Sir TJ, magandang madaling araw dyan. Ako, dalawa lang naman ang akin. Gusto ko lang ipagpasalamat sa aming mga boss dito sa ABS-CBN at sa aming mga supporters is trust and loyalty. Yan lang. Short and sweet. Thank you, Danielle. TJ, salamat. Maraming salamat kay TJ Manotok. We have a question here from Josephine Bonsol. Kat, ang question niya, what seems to good to be true for you at this moment? So many things. So, yung lang, may trabaho tayo ngayon, that's too good to be true. About to celebrate my 10th year anniversary with DJ, it's too good to be true na umabot kami ganito as real life couples. Yeah, that's good love because we made it. The joke. It's too good to be true also to have the kind of supporters that we have. Right. Na may ganun palang mga klaseng ganun kabigay magmahal. And too good to be true na
Totoo na yung show namin. Nagpa-press ko, nagpa-media ko na tayo at finally may air na. Ang daming bagay, if you just look at it, ang dami mong dapat pagpasalamat sa mga little things na nangyayari. Parang there's no little, no big, no small, no big thing, yeah. Eh, no? Lahat talaga magpapasalamat mo. DJ, ang question sa'yo ni Mommy Jo, when you first heard that you're doing this project, who among your co-stars were you excited to work for the very first time? Very first time, Tito Ron and Tita Glo. Nice! Sobrang thankful kami nung nalaman namin na at sinabi sa amin na sila daw ay pumayag. At syempre, hindi naman madaling magpapayag ng mga aktor ngayon, lalo na sa panahon, hindi ba? Kaya ang laki ng pasasalamat namin na napagbigyan kami ni Tita Glo and Tito Ron. Thank you. Tsaka ni Yubes nga pala. Ay, wow! Kayo. Special mention si Yubes! Na napagbigyan din kami ni Kinabahan ka ba nung si pumayag si Sir Ron and si Glo? Yeah, oo. Nung lalo na nung una kami nakita-kita. Nung una kami nakita-kita dun sa Zoom lang kasi. Eh, okay. Syempre, iba eh. Syempre, iba yung communication sa Zoom tsaka sa personal eh, di ba? Right. So, nasa Zoom, medyo nakakaya, di ba? Nakaka-nervyos dahil syempre lahat iniidolo natin ng mga aktor na ito. Kaya ang sarap na mabigyan ng experience, di ba? They paved the way for actors like you. Yes, ba? Thank you. Tita Glo, since we're here, Tita Glo, Sir Ron, how does it, how was it working with Danielle and Catherine? Ako, grabe. De, joke lang. Enjoy, enjoy. Both of them are, they've grown so much. I mean, I've worked with them long time ago, and of course, Catherine also. I hardly could recognize, and in a way, I think, I guess we've grown old already, hindi ba? Kasi they're adults now, feeling ko, and magka-love team pa rin. Sweet. Kakaingit, di ba? Ay, kakaingit daw, sabi ni Tita Glo. Sir Ron, what can you say? Ayun, kung tatanungin ako, kung anong kaibahan itong project na ito sa mga nagawa ko. Yung Katniel, yun ang kaibahan. Wow! Naku, napaka, ang babait niyang mga yan, napaka sweet. And of course, yung mga ibang kasama rin. Kaya, masaya yung trabaho. Parang based sa trailer, Tito Ron, si Catherine ang lagi mong kaeksena madalas, no? Madalas, oo. Oh, wow. Galing sumayaw eh, no? Actually, love triangle na namin si Tito Ron, di ba? No way! Katniel Ron. Katniel Ron. Love that. Okay. Oh, the next question is from Kate Adahar, who's here in the studio. Hi, Kate. Hi, thanks, MG. Hi. Sarap pag inaano, no? Tinatanong mo, finally harapan na. Oo nga. First question ko for Catherine, kasi we've seen you grow, no, from going bulilid to growing up, barak-dara. And ngayon, nakikita namin yung confidence mo and mas comfortable in your own skin. Nakita namin yung birthday, Victoria. Paano nakatulong yung confidence na yan sa pag-portray mo kay? She's so right. You're very confident now. Dati medyo mahihain ka, Kate. Yung dalawang hati. Ayos pa. Thank you. It took a while, diba, para magiin yun. And ang laking part ng confidence na yun si DJ talaga. Because all my doubts and insecurities, siya yung nag-aano na. Siya yung nagbablock nun para sa akin. So,